Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance, Selah. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with my eyes. Muna, but be ye not as the horse or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Sabay, be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in hearts. Pray, Lord, na salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po ipagpalain niyo, Lord, sa inyong mga salita. Aming pagpatuloy namin series, Panginoon. I pray na intindihan namin ito, Lord. Hindi kami magkaling ganito. At matuto din kami, Panginoon, paano magtsaga minsan sa mga matigas ang ulo, Panginoon. So, I pray na, again, kayo po ang maganda na po sa tisipan. Magtindihan namin paasan ito. At again, iwasan. So, makita namin ito sa aming sarili. Kung makita namin sa iba, tulungan kung kaya. At kung kailan na kailangan din kami bumitaw. But again, kayo nga pong umasa lang sa inyo para bigyan ako ng talinuhan, favor mga tao sa mga pinaglilingkuran, at even sa aming mga tinutulungan, Panginoon din. Ganun. So, we pray na again, kayo pong magpala. Kaya magturo sa bawat isa. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, ito na. Ano yan, yan? Okay, good morning po sa lahat. Dito na po kayo. Dito na. Lalo mga lalaki. Dito. Dito. Stephen. Ready? Dito. Ano pa naman dito? Hindi na ulilingon dyan. Alam niyo ba topic natin, stubborn? Dito kayo, okay, stubborn. Ito, meron pa dito. Pwede yung ano na lang, usog-usog. Kaya pa dyan. Dito, kay Jared, meron pa dito. Yan. O, compress. Peter. Yan, saglit lang naman to. Isang oras lang. Kalahati. May kulang pa dito. Saka pa uminom. Oh, yan, AG, stubborn. Hindi na pa. Ay, nako. So, okay, ang title po natin ngayong umaga. So, ito po yung pagpatuloy nating, naalala niyo po yung ating series before last Sunday, last pa, no? Title is The Rebellious Son, pero ito po ay part 2. May subtitle to na ano. Makita nyo ba dyan sa... Naalala ko itong Psalms 32. Na-preach ko na po ito, Lord, sa ano eh, sa about prayer. Kung naalala nyo pa, sa diadem, tsaka dito. Eh, ang ating pinaka-title, na catchy. Stephen, dito ka. Ano sa palagay nyo? Be ye not as the horse. Sa Tagalog, kabayo ka ba? Yan. So, ano ba yung kabayo? Sinong nakasakay na ng kabayo? Taas kamay. Dati, nakasakay na tayo doon, di ba? Sa Tagaytay. Baguio din, no? May picture pa si Daddy. Baguio. Ah, nga, no? San? Vegan. Wow. So, pakita ko sana sa inyo yung ano yung kabayo, pero tingnan nyo na yung katabi nyo. Actually, in preparation, nag-aarala ko yung kabayo. Paano, bakit kaya yung kabayo daw dito? Yung kabayo daw, tsaka yung mule, kabayo din yun. Inahalintulad siya sa isang tao or ano, hayop nga siya. No? Na walang pangunawa. Actually, isa lang sa mga verse natin, pero di tayo mag-umpisa. Kaya po, pinanood ko muna yung babae nag-aalaga. Kailangan si Mikey.
Yung mga pa-social yung ano, di ba? Yung ganyan sport, kabayo na ang kabayo. Alam nyo ba yun? Horseback riding. Di, may competition pa yan. Oh, kasi salamat ngayon lahat. May isa nga sa YouTube na eh. So, tinuturo niya kung paano magpasunod ng hayop, ng kabayo. So, hangang-hanga naman ako sa tiyaga ng taong ito kasi nga, sa YouTube kasi, nandiyan na lahat, no? So, tinuturo. Paano pasusunodin yung kabayong matigas ang ulo? So, paano nga? So, may method naman. Pero kaya sinabi niya doon lahat, ang tigas ng ulo niya minsan, papalakarin mo lang, papakainin mo lang, papalabasin mo lang sa stable. Ang, minsan, pag hindi ka kilala, hindi susunod yan, tadyakan ka pa niyan. So kaya maintindihan natin yung bakit kinukumpara ng Diyos ang horse sa isang tao daw na matigas ang ulo. So kaya po yun nga, ang title natin, Kabayo ka ba? Subtitle, Rebellion Part 2, Stubbornness. Yun ang tag natin yung umaga. Okay, medyo mahaba ito. Yung outline ko, hindi ko makuha. Stubborn din yung aking computer. Pati OneDrive, wag na kayo mag-subscribe sa OneDrive. Kung kailan nag-subscribe, lalo bumagal eh. Kung alam nyo yun. Kaya ngayon, eh, wala akong ano eh, pero tingnan sa dictionary. Pero actually, pag tinignan nyo yung definition ng ito sa aking dictionary, ng stubborn, kung naalala nyo po yung self-will last week, last week, ano yung sabihin ng self-will? Sariling kalooban, pero hindi lang ba, hindi nang literal, pero pag sinabi self-will, ganun din, sa stubborn, tignan mo, dito, ay, sorry, ano ba yan? Resolute adherence to own ideas and desires. So, ibig sabihin resolute, talagang gustong-gusto, walang pipigil sa kanya. Adherence, nananatili sa kanyang sariling mga gusto at naiisip at sa palagay niyang tama. Okay, so in a way, may maganda at may pangit dyan, di ba? Kung tama ka talaga, eh, tama lang na huwag ka lumalis dyan kasi tama ka na eh. Di ba? Kaya minsan, kahit hindi ka tama, gusto mo pa rin doon. Self-will, tas tingnan niyo yung number one, di ba yun na? So hindi ko alam ba't iba yung sa computer tsaka dito. But anyway, tingnan niyo yung stubbornness. Double B. Double N. Ganun din. Yung number two definition, di ba? Resolute adherence to your own ideas and desires. So, matigas ulo. Pero sabi sa number one, the trait of being difficult to handle or overcome. Sa Tagalog, pag sinabi ka stubborn, tigas ng ulo mo, ang hirap mong pakisamahan. Ang hirap mong makasama, ang hirap mong maging kaibigan, ang hirap mong makasama, basically. Kasi tigas ng ulo mo. So again ha, may magandang trait dyan pag si Peter and John, alam nyo naman yun, pinigilan sila, pinakulong na nga sila. Sabi niya, huwag na kayo mag-preach, Jesus, huwag yung preach dyan. Ano sabi nila? Dahil alam nilang tama yon, tigas ng ulo nila sa tamang bagay, di ba? Sabi nila, eh, so nung sinusundin ko, ikaw o Diyos. So, wala sila nasagot ngayon doon, di ba? So yun ang magandang stubbornness, pero kasi hindi nga natin natawag na stubborn yun eh. Stubborn talagang negative po ito, amen? Okay, kaya wala akong outline again eh, pero kabisado ko naman to. So obviously, ang objective natin, paano di tayo maging matigas ang ulo. Kung sakali nakikita natin sa ibang area, matigas ang ulo natin, pwede nating, di ba, parang batang nagmamature. Di ba, maligo ka na, ayoko. So habang tinuturuan, nagmamature, natatanggap niya na hindi siya imusunod. Amen? Kaya ngayon baga, 7 points to eh, tsaka extra points. Kaya kapit lang. Amen. So this time ay dalawang main ano tayo, yung may points tayo, mga example po to sa Bible, makikita natin titigas ng ulo. Tigas parang last week. Pero ito talagang mga example to na makikita natin. Na sana, again, sana matuto tayo natin gayahin. Baka naman, tigas talaga ng ulo ng mga Hudyo. Ah, eh di ba, Hudyo ngayon, mga Israel, mga Kristiyano na. Gagaya ka pa. Pinarusahan sila doon. No? Gusto mo rin yun. Iba doon, nireject, pinatay na maaga. Walang reward. So, kasi maangot ka pa rin, katabi mo na si Pami. Ano ang gusto mo? Picturean nyo nga ito.
Okay lang. Joke lang. Mga biro eh. Okay, dapat si Johan katabi mo, di ba sabi ko? Johan, ngiti. Daling kausap. So may examples tayo and then sa Bible po yan, then may points tayo. So again, makinig, huwag kayong magsundo. So number one, Exodus. So, magiging masaya tayo pag tayo ay natututo, okay? Pag hindi tayo kumakontra. Especially, Bible to lang naman. Tatapos na kayo dito, di ba? Sa 32, naalala niyang sinong bida dyan, or kalaban. Ako muna, kayo na muna. Sige, ready, go. So ito yung time na gusto na silang patayin ng Diyos. Galit sa kanila ang Diyos. Kahit sila yung people of God, ang tigas ng ulo. Ayan, gumawa pa ng molten calf. Babasahin natin muna sa Deuteronomy 21. Alam niyo, Deuteronomy, inulit lang yan. May ibang mga perspective dyan, pero basically, yun din ako muna. And they shall say unto the elders of his city, this is our son, is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. Kaya niya sumunod. He is a glutton and a drunkard. So, masiba, lasinggero. And then, 31:27, okay, huwag natin gayahin to, ha. Ito yung reality pa ng buhay. Again, sabi, pinapalinggal lang kayo. Lahat naman tayo may time na ganyan. Amen? Kaya nga dahil matuto tayo, mag-move on tayo from this state to some better state. Sabi dyan, I know thy rebellion and thy stiff neck. Behold, while I am yet, so si Moses to nagpapaalam na. While I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against the Lord. And how much more after my death. So, naalala ko tuloy yung ating text na Psalms, no? Psalms 32. At Deuteronomy 32 pala yan. So, ito 31. 32, song na naman yan. Ang ginagawa, pinapalalahanan. Lagi tayo dito kahit sa bahay nyo sana, pinapalalahanan kayo, tinuturuan kayo, no? So, kaya dito, pag sinabi yung rebellion, napansin nyo kanina sa verse, and then ngayon na naman, stiff neck, and then rebellion, magkakasama po yan, eh. Kaya series nga natin, The Rebellious Son. Imagine mo, tatay ka, yung anak mo, baby pa, pinalaki mo, pinakain, pinag-aral, bandang uri, magre-rebelde. Gano'n ka sama yung picture na yun? Diba, again, ha? Ito po yung nag-spring or ng inspiration nito na negative. Yung isang anak nga ng pastor nila, ang isa, apat. Nag-umpisa yun sa, siyempre, mga rebel. Pero nagkakasundo naman sila. Pero yung babae na, nag-rebelde na yung babae. Dahil sa, alam mo na, mga babaeng ganun din. Kahit nga yung mga anak ng pastor eh. Problema. Yung ano sabihin ulit, narinig yun na last time, di ba? So, iniingatan mo na nga. Kaya di ba, nirestrict mo. Para hindi mapahamak. Kasi yung ganyang bagay, isang beses lang yung bangyan, ma-trap ka dyan, ma-isahan ka dyan. Basta babango naman eh. Kaso may mga problemang ano yan, sunod-sunod dyan, mabuntis ka na maaga, iwanan ka pa, gulpihin ka pa, matroma ka pa dahil sa pinag... E di sunod-sunod na yon. Kaya pinoprotektahan ngayon ang magulang mo. Amen. Hindi niya naintindihan ngayon, kalaban niya pa yung tatay niya, kaya... Yung mga nagsusubaybay ng ano, ako hindi ko na gustong subaybay kasi sinakyan pa ng mga kalaban niya. Sa halip na tulungan, mga Kristiyano din, Baptist din. So, ang pangit ng picture na ito, pinipaint natin, hindi dahil ano, pero pinaint din ng Bible yan eh. Para makita natin gaano kapangit. Yung tatay, pinalaki yung anak, bandang rebelde pa. Nakita mo yan kay David, di ba? Tsaka Absalom, maraming bagay. Anak ni Aaron, anak ni Samuel, anak ni Eli. Ulit-ulit sa Bible yan, di maganda yan. Kasi yan sa mga pangit na event, pero reality nangyayari. Pero hindi mo gustong ikaw yon.
Either ikaw yung tatay, o lalo ikaw yung anak. Ngayon, inaaral natin. Yung mga binasa natin, babalik tayo sa binasang una, sa Exodus. Ano yung mga points natin dito na pwede natin kuhaan ng aral? Pansinin nyo, sabi, ang Diyos nang nagsabi kay Moses. At sabi niya sa 10 John, now therefore let me alone that my wrath may wax hot against them, that I may consume them, and I will make thee a great nation. Kung hindi naintindihan yung sabi consume them, papatayin na sila dun. And then, gagawa na lang siya ng another Israel. Pwede niyang gawin yun eh. Sabi sa Bible, di ba? Out of the stones, I can make children out of for Abraham. Out of the stones. Totoo naman. So, ano yung point number one natin? Okay, pinapaalala ko, hindi lang ako, ano, para ito sa ating kapakanan. Okay, pero talaga mabigat ngayong umaga kasi yun eh, ang topic natin eh. So, number one, kahit di ko alam yung ano ko, wala yung outline ko, andun. Ano makuha eh. Pero alam ko to, number one, ano yung point natin dyan? Bakit dapat natin itong example na to, na hindi maganda example? Ano makikita natin dyan? Ang Diyos na nakakita at yung leader at obviously lahat ng tao. Kaya point number one, yung disobedience mo, yung stubbornness mo, kita yan ng tao at ang Diyos. Yun yun. Kita mo agad yan. May sinabing ganito, hindi ginawa or hindi late or something. Malinaw na may instruction, hindi sinunod. Baliktad pa yung ginawa. Ang tawag doon, stubborn. Kabayo ka ba? Lalo yung kabayo, pag hindi po yan na ano, mananadyak yan. Eh syempre, mas malaki sa iyo yun. Kasi inaagan yun, babae pa yung ano, ang tawag sa mga sumasakit dyan. Henete. Kaya ang ginawa nung ano, matalino, kaya pinag-aralan niya. At itong kabayan ngayon kasi mga sasakyan na lang, di ba? Madali na, hindi na, pero minsan, problema din sa sakyan. Pero lalo dati, kaya inaaral nila kung paano, may pa-tame, yung kabayo. Pero again, topic natin yung kabayo, gusto mong gamitin eh. Sa'yo na yung kabayo, hindi mo magamit. Tigas ng ulo. So, hindi tayo dapat maging ganun. Ito, kita na ng Diyos. Parang pinakasapoy natin na nakakahiya, di ba? Pag matigas ang ulo mo. Sino dito proud na proud? Ay, mga bakla, yun. Yun mo talagang kaya... Yung anak ng pastor, ganun. Sabi nila, sandali, kala ko Kristiyano kayo. Ba't kayo nakikiteam up dyan sa mga yan? So, alam mo na talagang rebelde sila sa katotohanan. O ano nung pinagsinungalingan pang ginawa. Kasi medyo sikat yung pasto na tatay nila. In a way, siguro gustong gantihan. Eh, ba't nga gantihan in the first place? Ang nakakaano pa doon, talaga mga talino na yung mga bata. Kasi talaga pinalaki sila eh. Dinisiplina sila. Alam nila yung Bible kahit o paano. Problema yung puso kasi iba yan eh. Kahit alam mo yung Bible, kabisado mo pa, ina-apply mo ba? Yun ang tanong. Para kang kulto ngayon, alam mo rin yung parang Satanas. Alam din yung Bible na Satanas, di ba? Kinukot niya nga yan eh. Kaso tinitwist. Hindi niya ina-apply ng tama. So mag-iingat tayo dyan. So point number one, alam ng Diyos yan, alam ng tao yan, mahiya naman tayo. Ayaw natin masabi, ang tigas ng ulo nito. Kasi nabasa natin kanina si Jotoroy, anong ginawa daw? Ito ang ating anak, kasi hindi ko tinuloy eh. Pero pag tinuloy mo yun, papatayin yun. Itong anak namin to, mahal namin to, kaso talagang pinili niya na hindi sumunod. Bandang huli, nagkaisa ang Diyos, yung mga lingkod ng Diyos, saka yung Israel, pinatay yun. Gusto mo ganun ka? Kahit itong mga apat na anak ni, ano, nung pastor, natutuwa yung mga kalaban ng Diyos sa kanila. Pero yung mga godly people talaga, parang iba pinagpe-pray pa rin, pero si Raulo talaga, nakita ko yung mga ko, bastos na, rebel, di ba? Talagang tinitira sa talo yung tatay. Gusto ko mapahiya ka. Gusto ko ganun. Umura. Paano nangyari, pastor? Yung kasi inabuso siguro. Hindi ko pinapalo ka. Nasa Bible yun eh. Magtatanim ka ba ng sama ng loob? Dapat hindi. Men? Eh, ano, nasabi mo lang yan. Kasi ikaw siguro hindi ka napalo. Tanong nyo kay daddy. Yeah, ano magsasabi sa inyo? Hindi ako masama loob kay daddy. Dito siya eh. Sa Eden. Kwento ko na lang din ha. Okay lang. Ganun talaga eh. So isang araw po na palo ako ni daddy.
Siguro hindi sanay sa bata kasi nag-abroad dyan. Eh, para ako si Aiden dati. Napakain na nga lang, ngayon pang kumain. Siguro nabuhisit si daddy. Ang sakit eh. Hindi lang ano eh. So, pinapatawag ka si daddy doon. Pero naintindihan ko rin kasi minsan, kung di ka matututo, kumakain ka na nga lang, ayaw mo pa. Sobrang sakit na hindi ko makalimutan kasi hindi lang ano eh, ganun eh. Lalaki, malakas yan eh. So kahit pa, so natuto na ako noon, nasa si Aiden. Kung simula noon, napalo ako, nasabi ko, kung sila, oh yan, sige, hindi ka na makakain, ay kakain na po. Kahit wala, kahit hindi gusto yung pagkain, kakain ka talaga kasi natuto ka na eh. At para sa iyo din naman yun. Hindi ka pwede maate pagkain yan eh. Hindi ka ng milyonaryo. Tsaka yung mga gusto natin madalas nakakasama sa katawan natin. So kaya magtiwala ka na lang, ano yung pinapakain sa'yo, hindi na kinain nila, masustansya yung kailangan mo yun. Amen? Relate natin dito sa church, baka na may iba sa inyo. Ganun din, parang ganun kasi yung mga batang yun eh. So siguro dahil sikat nga yung tatay nila, parang medyo spoiled, matalino. Matalino kung matalino, gagaling. Parang nagtanim pala ng sama ng loob. Ayan, pangit, di ba? Ganito rin to, yung Israel. Diba, mayroon tayo to. Ina-series natin sa Isaiah. Lahat na binigay sa kanila. Nagpala sila, binigay sa kanila promised land. Natili sila, pinotektahan sila bandang muli. Rebelde pala. Ayan, point number one, point number two na. Ayan, pareho naman to. Point number two, 1 Samuel. Matagalan tayo masyado dyan. Sino to? Ulaan nyo. Sino? Parang mali ako. 8. Kayo na po, no? Ready, go. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, "May God be will have a king over us." Tumay panahon na malinaw na sinabi ng Diyos, ako yung hari nyo. Ang Diyos, ang hari niya, ginagamit lang niya yung mga judges o yung likod ng Diyos. Sa panahon ni Moses, ganun, Joshua, and then hanggang kay Samuel. Pero nakita nila, hindi nila maiwasan, tingin sila ng tingin sa ibang bansa. Ba't tayo ganito? Bakit sila ganon? Parang pamilya, Kristiyano kayo, nakatingin ka sa kabila, ay parang sasaya nila, wala silang Bible verse, wala silang church, magagala lang, kung gusto ng mga bata, ganon po, mag-iinuman, kasama palalit tatay nilang mag-iinom, para okay, ang nakakaingit, baliktad, sila, Diyos ang hari nila, nakatingin sila doon, sila may hari, oh, galing ng hari nila, by the way, ganyan po yung katangian ng mga kulto. Kaya Soriano, si Manalo, ganyan po yan, tinataas ng gusto yan. May katangian po kasi yung tao na ganun eh. Tawag niya cult following, ang tawag na pag-aralan niyo yun. Effective yun sa witchcraft, sa kanila. Tayo hindi. Kaya tayo hindi tayo centralized. Yung CCF, kala mo, decentralized pa rin yun. Ilala niyo, by the way, may natuklasan ako kay Peter Tanchi. Mayroon palang mga offshore, ano yan, kung alam niyo yung Panama Papers. Loko-loko nga talaga eh, mga businessman eh. At tinagtanggol pa nila. Eh, okay lang naman yun ha. Masama ba yun? Legal yun eh. Kung naiintindihan mo yun, kaya nila dinalagay pera nila doon para hindi matax. O tayo, tax na ang tax sila. Wala. Loko-loko yan. Amen? Amen. Kaya yan, ang ganda ng building niya ngayon doon. Di ba? Mas maganda pa doon sa CCF building. Sa kanya yun eh. Hindi yung nagkakamali ha. Ang yaman nun. Ginagaya-gaya lang doktrina ng Baptist pero bandang uli, hindi rin. So, ano pa, ganun po ang mga tao kasi alam nila yon, alam ng mga likod ng demonyo yon, alam nila yung style. Ngayon po, ganun, tinataas din nila yon. Kasi yung mga tao, parang nag-witchcraft, ay, ito pala yung ating ano, representative ni Jesus dito, kunwari. Hindi nila alam yun eh. Kaya pag nag, di ba, kahit sa Indonesia, pumunta si Pope, talaga naman ginagalang siya. Ewan ko, siguro may mga, meron na siyang inano dun eh. Pinauna dun, mga wish niya siguro. So kaya ang gusto ng Diyos, siyang hari, ang gusto ng tao, hindi. Mas magaling yung kabilang nation, may hari sila, kaya sila malakas eh. Kaya bandang uli,
Anong ginawa ng Diyos? Alam niyo yung kwento na yan? Basahin yung Bible niyo. So, nangyari, naasar na ang Diyos, naasar lalo si Samuel. So, sinabi niya, alam ni Samuel lahat, sinabi ng Diyos sa kanya, okay, pag nagkahari kayo, ito ang mangyayari. Inisa-isa niyo yung lahat yung natupad. Anong gagawin ng hari? Magiging makasarili yan, magpapalakas yan, pati yung mga anak niyo, paglilingkod sa kanya, wala kayong magagawa. Kukunin niya, pati yung mga batang, ano niyo, ititrain nila yan. Papayamanin, pero lahat yung para sa kanya. Ganun ang mga hari. Hindi nyo alam. Ganun yung hari, sabi ba? Ginaya nila sa kanila. Di naging ganun din. Kilala ni Solomon. No. Sabi si Deuteronomy, huwag kayo masyadong maraming army. Ganun, kung pati asawa, huwag. Ganun, exactly ginawa ni Solomon. Napabuti ba sila? Nahati sila. So, anong point natin dito? Number two. Eh, paano nga nangyari yun? Sabi sa verse natin, sabi niya, the people refuse to obey. Alam niyo bakit yung ibang matigas ang ulo? Ano ba yung obey? Obedience. Obedience is a good trait. Virtue yan para pag sumusunod ka sa legitimate authority mo, parang last week, di ba? Masabi yung legitimate authority, binigay ng Diyos yan, katulad ng Diyos. Susundin mo ba ang Diyos? Nasa iyo, pero dapat, oo. Kaya pag masunurin ka sa Diyos, maganda yun. Di ba? Magandang trait yun. Magulang mo, dapat mo sundin? Kung matino naman, kristyano pa? Dapat, ipag-rebelde ka dun. Hindi maganda. Kaya yung point number two natin, yung stubbornness is a refusal to obey. Refusal. Ito yung tama. Ayaw mo sa tama. Ang tigas ng ulo mo. Kabayo ka ba? Buti pa yung kabayo, makapasunod yun pag na-train. O ganun din naman tayo, pero yung pangit makumpara tayo sa kabayo kasi tigas ng ulo mo eh. Sabi doon sa Psalms 32, wala kang pang-unawa. Hindi mo manaintindihan, pag sumunod ka sa Diyos, pagpapalain ka niya, makapabuti ka, kasi wala kang sasabihin sa'yo na makakasama sa'yo. Ganun din magulang mo, gumising ka na maga, ayoko. Naantok pa ako, sa palagi mo, sino pa hindi naantok? Normal yan sa tao. Gusto niya konting science, ha? Kaya bakit mahirap mo? Kasi may chemical daw na inaano yung katawan natin, paano hindi tayo mag-sleep po? Yung chemical na yun, yung nagpapaano sa atin para tayo na para tayong hindi makagalaw, di ba? Ganun yan. Sino na naginip dito na ano? Sana panaginip ko, lumilipad ako. Gusto kong gumilos pero hindi ako makakilos, di ba? Nasaan yun ba yun? Kasi yung chemical na yun, para na nakakinikripple ka, para kang so kaya ngayon, pagigising ka na yun, talagang mahirap. Lahat tayo, lahat ng tao, iba't ngayon bakit? Pag matigas ang ulo mo, kala mo ikaw lang. Kala mo ikaw lang, feeling mo kasi tigas ng ulo mo. Ano yung consequence no pag tamad-tamad kang kumilos? Eh gusto mo matulog, di kayo na lang mag-church. Tabuti kung pwedeng ka na, may gagawin ka. Kaya magpapahintay kayo, iba nakaano na, hinihintay ka lang. Kailan kaya gigising si kuya, si ate? Anong oras na? Makita niyo yun? So tanggap mo ba na reality ng buhay na kailangan natin gumising at mahirap gumising? Yun lang yun. Pag di mo tinatanggap, ba't kasi kailangan pa magtrabaho eh? Kaya kumain, ba't di na tayo bigyan ng gobyerno eh? Kaya nga nagkakaloko-loko tayo kasi pag maraming tao tamad, yung mga loko-lokong gobyerno rin, alam nila na, ganun pala. Ha? Total, di naman sa akin itong pera eh. Di, bibigay namin siya. Naging tamad lalo. Nagnakawa na, wala nang gusto magtrabaho. Ano mangyayari sa bansa pag wala nang gusto magtrabaho? Bagsak, lalo tayo naghihirap. So, sabihin mo, tamad-tamad lang, ang laki ng ano niyan. Nag-umpisa yan sa refusal to obey. Ang tawag dito, mantigas ng ulo kasi. Alam na nga yung paano, again, balik tayo sa kabayo. History ng mga tao, ang tagal nang na-domesticate ng kabayo. So anong gagawin mo? Aralin mo rin kung paano. At aralin mo kung ikaw yun. Bakit kaya ano? Eh kasi, hindi talaga sarap matulog eh. Eh bakit? Silting na mo ganito, maging matalino ka. Bakit sila nakakagising na maaga? Bakit ako hindi? Ganun, nag-aralan mo.
Katulad nung paano nila tame yung kabayo na napakahirap kasi ang daming instruction dun eh. Dapat daw, pati yung body language mo, alam nung kabayo, may konting palo, pero magdama masyado. Grabe yung aral na, sabi ko, ayaw ko mag-alaga ng kabayo, bukod sa mahal yun. Tigas pala ng ulo niyan eh. Sabi ko, tadyakan ako niya. Pag nagwala yun, nakasakay ka, ay kung biglang ano, pilay ka. O ganun din yung ano, masa yung anak ng pastor, ganun. Talagang na hindi naman na sira yung gawain pa, pero parang ganun, parang halos na te-threaten sila. Nagre-resign siya. Mag-resign ka na, yung anak mo nagrebelde. Nangyari yung kay pastor. Pastor Padua, pastor leader, sabi ko na naman tuloy kasi alam niya naman eh. Ganun sinasabi ang tao. Pinaghirapan yung ministry dahil sa lukulo mong anak. Tigas ang ulo. Eh samantalang sila din yung recipient ng blessing, kung may blessing man. Ganun talaga, kasama mo yung anak mo sa blessing, kasama mo sa problema. Eh, hindi ako tinanong, gusto mo pastor eh. Tatay mo yun, siya magde-desisyon. Amen? Amen. Kasi baptist pa tayo, doon lang tayo sa ano, iglesia ni Manalo. Ito, sira-sira aircon dito eh. Hindi mo alam pati ng buhay mo yan. Alam mo ba yun? Kanina pag-iisipan ko to. Kung andun ka na sa Katoliko, parang kang feeling banal dun. Hindi man na challenge yung spiritual mo. Wala kang pagkakataon na maglingkod. Magtsaga, mag-soul winning. Kasi nga, puro ano na lang eh. Bayaran na yung mga tao dun eh. Centralize yung funds nun. Dito, nakikita natin kung sino yung nagpalilingkod talaga sa Diyos. Nagkukusa. Kasi meron tayong pangangailangan. O gusto nyo na lang doon, maging ano na lang kayo. Ganun po actually yan eh. Ay ba, umalis dito, parang CCF. Iba, sa bahay na lang, mag-church, YouTube church. Ano kayo, gusto nyo gano'ng YouTube church? Kasi may tigas ang ulo. Hindi matanggap yung katotohanan, ang reality ng buhay, we have to obey. Amen? Yun yun eh. Hindi, maganda yun eh. Sino sabi sa'yo una? Alam mo ba talaga? So, nabagit ko na kanina, di ba? Later, itong mismong kalokohan nila nito, yung pagsaway nila, na gusto nilang hari, ayaw nilang Diyos ng hari, kasi ang Diyos ang hari dapat. Later, napahamak sila bandang uli. Amen? So, number one, ano yun? The Lord sees and the servant of God sees yung stubbornness na kaya. Number two, stubbornness and refusal to obey. Aminin mo kasi yun. Ayaw mo kasing sumunod. Yun lang yun. Kaya tigas ng ulo mo. Anyway, meron marami pa tayo. Number three, 2 Chronicles. Tanong mo yung katabi mo. Tanong mo, kabayo ka ba? Ha, kaya magbasa, ready, go. Yet he sent prophets to them to bring them again unto the Lord, and they testified against them, but they would not believe. Okay, So ito po yung second Chronicles na yan. Ang dami lang nangyari, no? So, pero kahit nagkakaproblema sila sa Judges pa lang, and then Kings, Samuel, 2 Samuel. So ginagawa ng Diyos, nakikintay lang naman Diyos eh, kasi alam niya yung ano yung mabuti, di ba? Tingnan niya anak niya, yung ano niya. Anong gagawin nito? Sinabi ko na sa kanya yung dapat niya malaman. Kaya susunod kaya ito. So nakikita niya, minsan sumusunod, minsan hindi. Kaya sabi niya dito, yet, kahit na ginawa niya yung matigas ang ulo niyo, ang ginawa sa kanya ng Diyos, sabi niya sa verse na ito, is nagsugo siya ng mga pope. Ito yung mga lingkod niya. Yung lingkod ng Diyos na tunay po, mga ano yan, sabi ating mga special yan eh. Kung alam niyo yung kwento sa parable ng Panginoon, di ba, may mga ganun din. Sinugo niya, kunwari, sino isusugo? Kunwari, ako yung may-ari. Sino isusugo ko dun sa mga, kunwari na yan, soul winning, di ba? Lagi ko na sabi sa inyo, soul winning natin seminar. Mahal natin yung mga kaluluwa, pero yung pinakamahal para sa akin, di ba kayo yung mahal ko, ayoko yung mapahama kayo. So pag DM, doon ka sa
doon sa Tondo, mga mag-soul winning. So, mahal ko yung kaluluwa ko doon, gusto maligtas. Pero mas importante ka sa akin. So, kaya ayaw ko mapahamak lalo ito. Kaya ligtas na to, nagilingkod na. Kung ayaw nila, bahala sila. Kaya sinasabi ako sa Diyos dito, yet, kahit matigas ang ulo nyo, sinugo ko pa rin yan, yung mga special na tao na mahal ko. Lahat ng mga prophecy, si Isaiah, di ba? Si Jeremiah, Ezekiel, nakilala yung mga propeta, John the Baptist, Samuel, Zechariah, Zephaniah, Hosea, si Isaiah mo yun, Nahum. Kantayin mo pa. Mahal ng Diyos siya, pero sinugo. Ibig sabihin, mahal kayo, hindi kayo gustong tuluyang mapahamak. At ganoon din sa atin ngayon, mga Baptist churches, alam nyo, yung pastor na yan, wala lang yan, okay-okay lang sa kanya, dali naman ito. Na, sabi yung pastor dito, oh, alam nyo na yun. So still, pinaglingkod sila ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Kaya anong point natin dito? Kaya sabi, ayaw pa rin. Hindi mo lang na-appreciate na pag, alam, pag-aralan nyo po yung history ng Amerika, kaya pinagpala sila, wala yung sinasabi sa inyo. Kasi nang totoo eh. Grabe po yung mga preacher doon dati. Ngayon, mayroon pa rin naitira, pero grabe, nagtapat sila doon mga tao doon. Kaya hanggang ngayon, pinagpala sila, tinutulungan yung Pilipinas. At yung mga Pilipino rin okay din. Kaya ngayon, anong point natin dito? Hindi ko maalala. Nagawa na lang ako. Hindi. Ang point dito, still, sila'y pinaglingkuran ng Diyos at sinugo pa sa kanila yung mga special na tao. Imagine nyo yun. Dito po sa kahit anong lugar, ito, nagkakagera na naman, di ba? So, alam sa mga bansang parang wala nang pag-asa yung bansa na to. Ito, loko-loko talaga itong mga to. Inaalis na yung mga ambasador doon kasi baka mapatay lang eh. Naalala ko yung may piliin ko lang kasing ganun, yung ambasador sa Middle East. Kasi nag-uusap niya, pati tayo, magtulungan na lang tayo. Eh, loko-loko talaga ng mga Islam eh, Muslim. Pinatay po yun, sinunog yung bahay ng ambasador. Ang dami rin namatay sa kanila, kaso, tigas ng ulo. So, ganun din yun. Minsan, ito, pansinin nyo, yung mga dito sa atin, nag-atsyaga natin iba, kumusta si ganyan? Kung sabihin mo sa ganyan, ganito, ganyan. Amen? Pero dating yung panahon, ano, sinabihan mo, opo, kaso, parang interesado sa church, ayaw sa church, ganyan. Bandang uli, sabihin natin, wala na. Diba? Darating yung panahon na ganun, ganun nangyari sa Israel. Pinatay nila yung propeta nila, kinulong, ginulpe. Mabuti ang Diyos sa kanila eh. Sa atin din. Kahit pinapalo ka, anak ka, pinapalo ka, mas maganda ng paloy ka kaysa pabayaan ka na lang. Kasi lumayas ka na dito. Gusto mo ba yung ganun? Lumayas ka na, hindi ka mapalo talaga. Pero tanga ka na lang kung mapayag ka ng ganun. Doon yung mga, yan, mga bata ba lumalaki yan, tumitigas, depende eh. Iba, nagkakaroon ng confidence din, kaya ko na magtrabaho, gano'n nangyari sa mga anak kong pastor. So, pero pangit pa rin. Kala nila, maganda yung buhay na gano'n, ang pangit na marirealize nila, bandang uli. Na yung tatay nila, ginamit ng Diyos, binastos pa nila. Okay, moving along. Wala matapos nung yung mag eh. Number one, rebellion is alam ng Diyos yan, so nakakaya. Alam ng tao yan. So, huwag niyong pakitang rebelde kayo. Number two is, ano sinabi dyan? Stubbornness is refusal to obey. So, maling-mali yan. Alam natin yan. Number three, ginamit ng Diyos yung mga lingkod niya. Nakakaya. Hindi ka pa nahihiya. Kunwari, church. Hindi ba, nag-church na dito. Kasi ikaw gigisingin mo pa. Hindi ka pa nahihiya nun. Gising, church tayo. Yung blessing na napaganda supposedly, ikaw pinipilit ka pa. Nung mga lingkod ng Diyos. Natabla na kayo, di ba? By the way, lahat tayo again, ha? To some point ako, naalala ko nung ako, ganun din, late din ako nun eh. Siyempre, pastor, nung una nagpipigil. Pero nung di na nakapagpigil, ayun, nakarinig din ako ng dito ka sa unahan. Late na late ako, doon ako pinauno sa unahan. Aba, dito ka. Nakakaya naman sa'yo. Dito ka.
Yari ako eh. Pero na-realize ko, nakakahiya talaga. Next time, maging maaga ka na, pwede ka nang gumising na maaga. Amen? Amen. Next! Sino ba? Ito, patindi na patindi ito. Jeremiah. Naku, tatlong oras siguro ito tayo ngayon. 32. Alam niyo yung kwento ni Jeremiah? Ito yung panahon na talagang titigas ng ulo ng mga Israel at mga Hudyo nasakop na yung northern kingdom, Israel, Judah na lang. And then, hindi tayo masakop. Sinasabi na natin, masakop ko yung matagal na sinasabi. May sabi dito ni Jeremiah, and they have turned unto me the back and not the face. Though I taught them rising up early and teaching them, yet they have not hearkened to receive instruction. Sa Tagalog, na dito ka, Ezzy. Na, kinakausap ko si Ezzy. Ako na lang pala, kinakausap mo ako. Dito ka. Kausapin mo ako, basta, hindi ba, sasabi ka ako nung ating. Pastor, paano po ba ang pages? Inalikuran ka, matutuwa ka. Ah, sige ba, salamat. Ang bastos eh, di ba? Yan ang ginawa nila sa Diyos! So, bawal po yan. Actually, kung alam niyo yung ilang mga pelikula, ganun eh. Pero, tinalikuran niya eh. So, wala pa kayo sa ano mo eh. So, gusto niya papatayin. Pero yun ang ginawa nila sa Diyos. Pabastusan nyo. Kaya bilis ako na lang. Ano niyo may rebellion? Yung stubbornness. Pambabastos yan. Number, ano tayo? 4? Pambabastos yun. Bastos ka ba? Pwede pa. Ito palang ganun eh, no? Babastusin mo ba ang Diyos? Alam niya yung mabuti sa'yo. Sinasabi sa'yo. Tinutulungan ka pa. Sa rebelde at tigas ng ulo mo. Pabayo ka ba? Ganun eh. Tapos kanina, parang sinabi ko kanina, mga lingkod niya yan, I taught them rising up early and teaching them. Hindi lang ang Diyos yan. Actually, mga lingkod ng Diyos yan. Di ba ganun eh? Sa church, ang aga natin, maayos tayo, mag-aaral tayo, inaral pa yan, ito subo lang sa'yo, ituro sa'yo yung dakilang katotohanan ng Diyos. Kasi ikaw, nakas na ba? Tagal naman ito. Alam ko, yan ang sinabi ng Diyos, pero ayoko niyan. Sabi niya, not hearken to receive instruction. Ito yung ito gagawin natin. Ha? Eh, ayoko niyan. Tingas ng ulo. So, kaya number 4, pambabastos yun. Ganun na lang. Number 5, nakakabastos po yun. Zechariah 7:11. Parang ganun din po ito, pero... Okay, yung pala, no? Anong binastos niya dito sa Jeremiah? Salita ng Diyos. Dito naman, yan, ang point pala dito, they cannot stand the word of God. Kasi hindi mo matagalan. Kaya kasi nung hindi makatagal dito, kilala ko kayo eh, nakikita ko, hindi nakikinig, yan, yung mga bago, ganun talaga eh. Kailangan mo akayin. Pero matagal ka ng Kristiyano, pinagpala ka na dati, at ngayon, ayaw ko, nakakita ka ng ibang... Pinapahalagaan mo, ayaw mo na salita ng Diyos. Anong gusto mo? Salita ng YouTube. Salita ng mga influencer. Kasi galing ng salita eh. Ginagaya ko nga hanggat maaari. Mas ginagalingan ko pa eh. Pero salita ng Diyos kasi yung pinipreach ko dito, hindi naman walang kwenta-kwentang bagay. So, walang bastusan. Amen? Kaya yung sa Zechariah naman, tingnan niya, parang ganun din. Hindi na tayo alis sa ating ano eh, topic. Ito naman, di rin nila matagalan, alin? Kayo nga magbasa, ready, go. But they refused to hearken and pulled away the shoulders and stopped their ears that they should not hear. Aba, dito ka ulit. Di ba, ano na? Kinausap mo, tumalikod na ako, di ba? Mabilis, hawakan mo yung ano ko. Basta, sinasabi ako nung ari. Yeah, thank you. Yung sabihin nun, di ba? Pinapagsabi mo, mapahama ka dyan.
Huwag yung lalaki niya, huwag yung babae niyan. Talagang di na lang... Sabi-sabi ko, gusto mong pigilan eh. Talagang ayaw, ayaw makinig. Sabi niya, stop their ears. Paano may stop your ears mo? Naalala niya last time, ganun din. May, hindi, last Thursday pala. Naalala niyo, sabi doon, yung mga bulag yung makakita at yung mga bingi ay, yung kanilang ears ay magiging unstoppable. Naalala niyo, last Thursday. Ito, ganun yung kabaliktaran. No? Pag hininto, paano yun? Nilagyan ng ano? Sabi, hindi mo talaga matagal yung salita ng Diyos kasi rebelde ka nga. Alam kang anong tigas ng ulo mo eh. So again, ang lesson natin, huwag kang ganun dapat. Pinuhin mo, ayaw makinig, hindi ko gusto mo tayo. Eh, kaso narinig ko pa rin, lagyan ko nga ng bulak to, ano pa. Ah, hindi ko na makinig. Ah, ngayon pa rin, mag ginagawa ng mga, anong ginagawa nyo? Earphone. Hindi na tinatawag ka na, Mark! Usunod na yung bahay! Hindi kayo mag-ano dyan, nag-music ako dito. Hindi kayo makinig, ano sabi nyo? Di, alisin mo muna. Ganun to, parang ayaw kasi nga talaga, ang tigas ng ulo. Kaya yun, ayun na kanina, they cannot stand the word of God. Ito naman, they cannot stop the truth. Nalala ko din si Stephen, yun to yung sabi niya eh. Di ba? Yung mga kalaban ni Stephen, yung totoong Stephen. But they stop their ears, ganun din yun eh, di ba? Nagpipreach si Stephen kasi ang galing ni Stephen, matalino, godly. Alam niyo sinasabi niya. So sa halip na pakinggan nila, nag-aalit, binato. At bago nila batuhin yung Stephen, yung utak mo nila, sinarado nila. At ang kanilang tenga. Ayaw nila ng katotohanan. Ganyan yung mga rebelde. Pastor, nagdadahilan naman yung, may dahilan naman yung anak ni yung pastor eh. Kaya naman nila pinahiya kasi loko-loko daw talaga eh. Ah, bakit anong ginagawa? Pinapalo daw sila. Di ba yung sabi ng Bible? Oh, kung pinalo ka, sumusunod siya sa Diyos. Amen. Kaya kanya pinalo. Ngayon, o di ikaw pala hindi sumusunod sa Diyos eh. Salamat ka, pinapalo ka. Kasi ibang tamad na ano, ah, okay lang yan, basta pakainin, basta huwag mo na ako, ano, ito ang cellphone niya, yan, sige, huwag ka na makulit. Anong gusto mo? Ayaw mo ng kanin, o ito, candy, yan, sige. Hindi ka mahal nun. Yung sabi ng Bible, he that loves his son, chasteneth him betimes. Yung sabi sa Bible. Kung pinapalo ka niya, mahal ka niya. Pag walang pakialam sa'yo, hindi ka niya mahal. Anong point natin dito? They cannot stand the truth. Next. Ito na yung kay Paul. Sorry, ito na yung Stephen pala. Ano pala Stephen eh. Act 7. Ito po yung speech, preaching ni Stephen. Ano sabi niya sa mga Udyo? Ibasa, ready, go. He is given an uncircumcised in heart and in peace. He who always resists the Holy Ghost, as your Father's peace, so to you. Ito yung matindi. Sabi last time, ayoko kasi kayo na, ayoko kayo pastores, di mahinig sa ibang preacher. Okay lang, kung makikinig ka sa akin, ayaw mo sa akin, doon ka sa iba, kasi hindi eh. Ito mga to, ayaw talaga nila sa Diyos, sasabi dyan. Kaya ang titigas ng ulo nyo, ano ba yung stiff neck na tawag sa Tagalog doon? Ang wala eh, no? Ano natin? Tagalog tayo dito eh. Matigas ang ulo lang. Actually, ano kasi yung parang ano yan sa English eh, no? So, pag sinabi stiff, parang matigas. Neck. Ibig sabihin, parang hindi ka makalingo, tinatawag ka na. Uy, gamisin ka na. Uy, huwag yung gawin mo. Diretso ka pa rin. Kaya sabi dito sa Bible, ni Stephen, mga supot kayong ano, puso nyo. Kasi madumi. At resist, nilalabanan nyo ang Diyos, Holy Ghost, Holy Spirit yan. Yan po ang katangian ng mga rebelde, mga, sabi ito, nauna ko talaga yung rebelde, mga stubborn, matigas ang ulo. Ang titigas ng ulo kasi ang Diyos mismo ang inaayawan mo. Nilalabanan mo ang Diyos. Tapos na tayo, ilan na yun? Ito na yun.
So ang stubbornness, yan ay inalabanan mo ang Diyos. Okay, maghiwalay yung ano, iniwalay ko yung they cannot stand the word of God, they cannot stand the truth. Okay? Sinabi ng Diyos yan, okay, ito hindi sinabi ng Diyos, pero logically, kailangan mo pa rin sundin yung magulang mo. Kasi basta ako niya sa'yo, responsable sa'yo. Kahit di ka na iniwala sa Diyos eh. Kahit di ako nagkukot ng Bible, yung mga unbeliever. Yung mga hindi ba Kristiyano, dapat di sumunod sa nanay-tatay nila. Kahit di sila Kristiyano, dapat sumunod sila sa tatay-nanay nila. Amen. Kaya point natin doon, pati katotohanan ayaw nila. Ngayon naman, ang Diyos mismo ang nilalabanan nila. Ganun ka ba? Pag rebelde ka, pag matigas ang ulo mo, ganun ka. Hindi naman eh, sinasabi mo lang yan, kahit mga bakla ka sabi, ako Kristiyano ako pero bakla ako, loko-loko yun. Niloloko na limang tao, papaloko naman. Di totoo yun. Posible yun, magkakontra yun. Ginawa ng Diyos, lalaki babae, sabihin mo, mahal mo ang Diyos, tas bakla ka. So yung papaloko dun. Matapos na tayo, dito yung tatapusin natin sa, ito yung mga warning na lang. Oh, matigas ang ulo mo ha. Ito yung warning lang naman. Kung ayaw mo pa rin, nasa iyan. Ito yung pwede gawin ng Diyos sa'yo. Psalms. Actually, kasama yung kanina kong kabayo eh. Number one, warning, tatawagin ang kabayo. Gusto mo yun? Ikaw si Petra ang kabayo. Bading din pala yun. Anyway, sabi dyan, and might not be as their fathers, a stubborn rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Yan ang warning sa kanila. Anong gagawin sa kanila? Di ba sinabi dito? Pero ituturing ka daw na katulad ng mga tatay mo, na alam nyo yung ginawa sa tatay nila o yung mga ninuno nila, pinarusahan ng Diyos yun. Anong nangyari doon sa iba? Yung mga hindi nakapasok sa promised land, namatay sa wilderness. Yung iba natuklaw, yung iba napatay, yung iba hindi nga napatay ng sword, namatay naman doon. Igot-igot lang sila. Walang kwentang buhay ang tawag doon. Kaya mga sinosolve natin, yung mga winiwi natin, iaakay natin dito, kahit ligtas pa yan, kung di sila sumunod sa kalooban ng Diyos, yung buhay nila para lang nasa wilderness pa, ikot-ikot lang, bandang huli, mamatay na, ay sana pala naglingkod ako sa Diyos. Ngayon pa, wala na. Yan daw mangyayari sa'yo, papatigas ang ulo mo, warning yan. Ano pa? Isaiah 46. Hearken unto me, ye stout-hearted that are far from righteousness. Hindi, may usapan na dito righteousness eh. Tapos ikaw malayo ka. Hindi ka naikinig. Iba sa atin naiwanan na. Iba nagmamature na, 2 taon pa lang sa church. Yung isa 10 taon na sa church, wala pa rin. Lagi pinapagalit, hoy! Ano ko ba? Ligtas ka ba? Tinatanong ang ganun. Gusto mo tinatanong ang ganun? 2 daw yan eh. Pag tinanong kang ligtas ka ba? Kasi napaka-godly mo, talagang wala akong masabi sa'yo, isa yun. Kaya yung isa, pag sa'yo, ligtas ka ba? Ginagatigas ng ulo mo? Pinahiya mo pa yung tatay mo, sinasabihan ka na ng ano? Ligtas ka ba? Sino warning nito? Sabi ito, ang layo mo na sa katuwiran, tinitingnan ka na, ilan taong ka ng Kristiyano? Baptist ka pa? Anak ka pa ng pastor? Ba't sila ang ulo mo? Gusto mo ganon? Iba ginagawa nila, tayatawanan lang nila. Yan yung mga iwasan natin. Hindi ibig sabihin, kasi minsan tayo natawa din tayo sa kanila, di ba? Mga kibuloy. Ang Diyos, tatawanan din nila yung mga loko-loko, alam mo yun, sa Bible. Magkaiba yun siya. Dahil ang layo din nila sa atin, anong Diyos, anong worship. Natatawa din sa atin yung mga yan eh. Kaso, sila yung nasa ilalim, hindi nila alam. They are far from righteousness. Hindi pa nila alam. Nakakahiya na pala sila. Ang layo na rin sa Diyos, at kung gusto nilang humabol, ang layo na eh. Gusto mong humabol ka, layo mo na. Mas okay na rin yun. Kaysa naman matili ka dyan, tumakbo ka sa kabilang direksyon, di ba? Kaso ang layo na, gusto mo ganon? Yun ang wari sa matigas ang ulo. Okay, hindi ko nilalayit yung mga hindi nakapag-aral. Binsan kasi iba-iba yung factor sa buhay natin. Amen? Kaya imagine mo ikaw, binigyan ka ng pagkakataon mag-aral. Mag-aral ka, di ko na, magkasabay kayo. Na, ito, magkasabay. Ayoko nang illustrate, masakit minsan, di ba? Ikaw, ilang beses kang bumagsak, ilang beses kang umulit. Yung classmate mo, ando na.
nagsasalita sa harap ng marami, sana hindi makapura. Kunwari lang, scholar ng ano, talagang matalino. Ikaw yung ano, kunwari, mayroong auditorium dito. Yung classmate mo nung high school, siya yung nagsasalita ito, no? Pinapalakpakan. Ikaw yung nagmamap ng ano. Okay, so again, di ako nalalait, pero nangyayari yun. Mga bata pa, karamihan sa atin, huwag ang papahuli. Bakit daw ang layo niya sa righteousness? Kasi ang taba daw ng puso. Eh, okay yun ah. Ang taba ng puso. Ibang taba ng puso ito eh. Kasi puro taba. Gusto ba yun? Mamatay ganun. Ano pa yung mga warning? 48 Paul. Madyan, because I knew that thou art obstinate. Pag sinabi obstinate, ganun din yung matigas ang ulo. Alam ko na matigas ang ulo mo and thy neck is an iron sinew. Yan talaga stiff neck. Hindi lang ano, bakal. And thy brow, brass. Ayan na. Anong kinalaman ng brow? Kita nyo si... Sino makapalang kilay sa cartoons? Angry Bird. Hindi, marami yan. Talagang ganyan. Hindi ko nabasa itong ano. Ano daw dito yung pinaka... Alam natin nangyari sa ano eh, mga audio, di ba? Parusahan sila, napatay, karamihan sa kanila, yung nakaligtas, alipin. Gusto mo ganon? Hindi ako ganyan. Hindi rin ako sunod. Yan ang malalaman natin. Yung mga anak ng pastor, magkakaalaman yun. Iba naman nakarecover eh. Pero ibang kilala natin na talagang hirap, biro mo nagtatago. Parang ka ng pastor, nagtatago ka. Yung mga lingkod ng Diyos, nag-soul winning. Hinaharap yung mga tao. Ikaw, wala kang makang pakita. Sinakahiya ka eh. So, mga ganon? Last. Malakay. Malakay, end na po ito ng Old Testament. Tigas pa rin ang ulo ng mga Hudyo. Kaya bukod sa Hudyo ka ba? Kabayo ka ba? Tigas ng ulo mo eh. Pakibasa nyo, pakilakas. Ready, go. If he will not hear, and if he will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart. So ano palang dahilan? Nabanggit ko sa kanya kanina. Ano, ito, dito kayo lahat. Nakikinig kayo. Yung anak ng pastor nga. So alam nila yung Bible, kabisado. Binabasa nila. Ano yung problema? They don't lay it to heart. Hindi nila sineryoso. Kitang-kita po yan, kaya minsan hirap na hirap ka magkabisado. Hirap na hirap kang pumunta sa church. Hirap na hirap kang mag-fellowship sa mga ano. Gusto mo, pag games ang usapan, active ka. Pag Bible, parang hinusumpa mo yung ano mo. Tinatamad ka. Mag-review. Mamaya, mag-review kayo mamaya. Hindi ako, okay na ako. Kung ikaw yung okay, sila yung tulungan mo. Encourage mo rin. Men, so, ganyan niya kami, may mga Bible, ano kami, Drace, yung mga Bible, ano kami, nandito, yung mga competition pa eh, ganyan. So, grupo-grupo, kung na, tatlo, dalawa lang kayo sa grupo, A, B. So, para madalihan kayo, anong pwede niyong gawin? Yung mga technique. Ano kayo ngayon? Numbers? 33 and 34. Paghatian nyo. Kasi pag tinanong kayo, tulungan naman kayo eh. So, ngayon, individual tayo ngayon. Di ba? So, later, pwedeng ano rin. Grupo rin kayo ngayon. Pero individual yung scoring nyo. Individual yung pagsagot. So, ganun nyo. Meron kayong pwedeng gawin para sa grupo nyo. Kung ikaw okay ka na, tulungan mo siya, i-quiz mo siya. Habang kinu-quiz mo siya, nare-review ka rin eh. Amen. Ganyan po yan. Sa pag-aakay ng ano, ganyan yan. Alain, late na naman si kapatid. Hindi na sunundo ko na. Eh, pero ikaw, nagre-reflect ka rin sa sarili mo. Kasi ako yung nagsundo sa kanya. Late siya. Eh, lalo na kung late din ako sumundo. Eh, di lalong...
eh, nung pagpunta ko pala, gigisingin ko palang. Pwede ko palang agahan. Nakita niyo yun? So yes, mahirap pa pag naglilingkod ka sa Diyos, pero may magagawa ka. Kaysa naman, ano, eh, bahala na siya, bahala ako. Bahala, tayo sa ba't isa. Kaya sabi, anong bandang huli, sabi dito, sinumpa sila ngayon ng Diyos. At pag tinignan niyo yung construction dito, sabi niya, isusumpa ko sila. Actually, sinumpa ko na sila. Ganyan yung sinabi dito eh. Kaya po, malaki na po again to ha. Nakabalik na sila sa promised land. Pero hindi pa rin siniseryoso ng karamihan. Kaya bandang huli, dating na si Jesus, marami sa kanila, i-reject si Jesus. May nanampalataya, pero yung karamihan, i-reject siya eh. Bakit? Kasi nga kulang yung iba eh. Iba, walang pakialam. Iba, tigas ang ulo. Yun yung term dito po, no? Kanina, obstinate, stiff neck. Dito naman, that late to heart. Kasi walang pakialam. Diba? Lalo nila pag nag-soul winning tayo. So, Romans 10. Romans 10. De, 9, diba? Sabi doon, For if thou shalt confess thy mouth with the Lord Jesus and shall believe in thine heart. Hindi pwedeng believe in thy mouth, believe in thy brain. Dapat sa puso mo. Alam mo, seryoso yung usapan dito eh. Para umalis ka na, sige, oo na lang, oo. Ikaw naman, soul winner, alam mo naman yun, pinayagan mo na lang. O sige po, basta meron akong ma-report. Para magmukha akong pogi sa, ano, sa church. Kasi dahil na soul winning. Hindi naman pala sa puso. Anong silbi nun? Basta nakikita, tigas talaga ng ulo eh. Yun nga, reflect mo rin yung sarili mo. Baka matigas din ang ulo mo kasi. So ganun po yan, pag marami matigas ang ulo, nagkakadamayan niya kahit sa kumpanya, ganyan yan. Pag nakita mo, tamad to, ito, naloko ito, pati boss nyo. Damay-damay yan, ganun sa pamilya, ganun din sa church. Amen? Amen. Oh, tanong yung kabayo, kabayo nyo. Tanong nyo yung katabi nyo. Kabayo ka ba? Oh, sagutin nyo. Seriously. Tigas ng ulo. Mas stubborn ka ba? Sinabi ng ano eh, left. Gusto mo right. Ikaw hataking ka no. Di mag-away na kayo. Ikaw yung kabayo. Hindi ka pakainin. Di patay ka. Pareho kayo hindi marunong. Ikaw magaling kayo pareho. Sige, susunod na nga ako kasi ako pa. Kasi may mga dying instruction doon. Medyo inihimas-himas pa yan. Pag magaling. Pag magaling na, hinaan mo na yung hatak mo. May mga ganun pang instruction eh. Ang hirap. Pero pwede. Amen? Yeah. So, tapusin natin ito ng in a good note. Ano nga gawin natin? Yung mga anak, katabi niyo ulit. Yung mga anak niyo. Tingnan niyo. Ano yung kahinaan niya? Tingnan niyo lang. Huwag niya sabihin. Hindi ba naliligo yan? No? Sabihan mo. Kaya bigyan mo ng pabango, ng sabon. Ano man yan. Huwag mong ispray yan ng patago, ha? Alam mo, ma-open, eh. Di ba? So, ano pa? Huwag gisingin mo, uy. Maaga tayo, ha? Maaga tayo sa church, ha? Hindi, ano, mag-uumpisa na. Tapos na yung memory verse, eh, ikaw. Parating ka pa lang. Hindi madedelay na naman tayo, eh. Gutom na ako. Tulad yan. Parang ayoko pa tapusin, eh. Gusto ko magpalate din. Ano pwede natin gawin sa ating kapatid na matigas sa ulo? Kapatid. Kapatid mo yan, literal eh. Sabihan mo naman, siya nakahapon, hindi ka nang buti, hindi nasagasaan eh. Medyo matigas kasi ang ulo nun eh. Pag sinabing, oh, come here, lalong tatakbo eh. Yung mga ganun tao. So kung ikaw naman yung ano, kahit di mo kapatid dyan, tumulong ka na lang. Ngayon dito sa iyo, minsan may mga, hindi ko na kayo maaabot eh. Tulad yan, sina Sandra, hindi ko na yan, ano eh, masyadong, diba? Tagamuntalban niya, kahit dito. Tulungan na lang tayo. Ngayon, tulungan niyo una yung sarili niyo. Amen? Ano yung mga bagay na matigas ang ulo niyo? Ayaw mong magbasa. Ayaw mong matid ng maaga. Ayaw mong manalangin. Ulitin natin yung napaka-importante niya. Ayaw mo mag-pray, tapos kakayanin mo.
Hindi mo nga kaya eh. Yung kilala natin gusto na ano, mapanalangin na yun. Nasubok pa ng ano nangyari doon sa anak niya. Ewan ko, hindi ko rin walang makasagot eh. Hindi naman natin alam. So huwag niyo makalimutan magdasal. Very basic yan. Matalunin pa tayo ng mga Katoliko. Nakakahiya naman tayo sila. Niloloko na sa'yo. Tapos tayo. Anak ka ng Diyos. Lord, alam mo naman, parang anak natin, di ba? Parang anak ng patigas ang ulo. Inabali wala yung tatay mo. Diba, di na akong saka na mag-pray na. Alam mo naman eh. Kaya mga anak ko, bata pa sinasanig yung maging sweet. Wala silang ano eh, wala silang choice. Kahit minsan asal sila sa akin, bago matulog, magkikis yan. Kasing laki ni Stephen, at least babatiin ako, hindi dadaan-daanan. Good morning, tatay. Ganon. Yung... Tanayin nyo rin po yung mga anak nyo kasi kung yan, parang si ano siguro. Ganon eh. Anak ka na muna. May anak ka na ba? Doon nga sa laki-laki ko eh. Di ba? Nakaka-insulto yun. So, iba kasi matangkad nga kaso yung utak parang maliit. Anak mo yan eh. Huwag mo siyang sanayin bastusin ka. Hindi pwede siya yung masusunod. Ngayon, alam niya, ako minsan ginagawa ko sa mga anak ko medyo nag-ano na rin, nagdadahilan na rin. Eh, ganito yan, oh. Sige, ikaw magdahilan, oh. Paano pag ganito, paano pag ganyan. Doon yan marirealize, oh man, hindi ko alam yun, ah. Paano pag nagkasakit ka, sino magbabayad ng ano? O sige, ikaw. Sige, bayad ka doon. Meron po akong 200 dito, eh. Hindi pwede yan. Pag nagkasakit ka, kalokohan mo, kaya gala-gala ka, panay ice cream ka, steeping eh. Panay ice cream eh. Lapit sa McDo eh. Nasa yun na yan kasi malaki ka na eh. Toothbrush lang. Hindi makapag-toothbrush. Pag pumangit yung ngipin mo. Yung mga anak mo ba na ano, magandang ngipin? Ayun, kasi natuto na sila, di ba? Ang hirap dyan. Ang hirap nung di na ano, di ba? Eh, si Pita tsaka si Aiden, medyo wasak yung ngipin ito eh. Yung kuya nila, medyo okay. Ayan. Oh, positive naman. Doon minsan kasi, iba-iba rin ng bata. Amen? Mayroon talagang pinaka-maayos yung tubo eh. Ngayon, kung di maayos sa'yo, ayusin mo na lang. Para at least hindi mag, ano. So, ganoon sa lahat ng bagay natin. Spiritual lalo. Huwag na huwag niyong pababayaan yan. Hinakita ka ng mga ka-church member, ikaw, loko-loko ka. Mga ganun ba? Eh, buti man lang, spiritual lahat yan. Eh, ba niya, asa rin ka pa, lalo ka lalayo. Iba na, masyadong mataas expectation. Kaya yung anak ng pastor, ang hirap eh. Feeling ko, ganun nangyari sa kanila. Uy, ang ganda ng pamilya nyo. Talaga nagmamahalang kayo. Naspoiled naman. Kaya sikat yung tatay niya kasi matapat. Magaling, matalino. Sipag. Minsan yung mga nakala nila, automatic yung gano'n na rin sila. Hindi gano'n yun. Kaya minsan, no, spoiled ka, alam mo kung sino na. Anong gusto nyo, blessing o curse? Ano meron sa mga tigas ulo, sa mga kabayo? Yung palang gusto kong sabihin, no? Yung kabayo, balik tayo sa kabayo. Kabayo ka ba? Alam nyo, kabayo, pag na-train naman, nung una, matigas ang ulo. Pero pag na-train daw yung kabayo, yun nga. Diba sa Bible kasi puro kabayo yung pang ano nila eh. Gamit nila sa warfare. So, nagiging advantage ngayon, nagiging asset yung kabayo. Ganun ka rin, kung matigas ang ulo mo ngayon, natuto ka. Para makapwento ko minsan, diba? Si Pastor, ganun. Kasi Pastor dito daw, mabait daw talaga yun eh. Hindi na iniwala lahat. Pero sa yun sabi. Kasi sabi nanay niya, kapatid niya. So ako, ewan ko. Minsan, di ba? But still, kung dati matigas ang ulo mo, sabi natin ganun. Huwag mo nang panghawakan, huwag mo nang masyadong proud ka pa. Eh kung ihantulad ka talaga sa kabayo na hinahataw para sumunod. So, gano'n na lang, okay? So, wag naman nating parang wala ng chance yung kabayo. Yung kapatid na magbago. Amen?
Meron naman yan. Konting hataw, konting alalay. Yan ay natututo rin. Amen? Yeah. Tanongin nyo na yung katabi nyo ulit. Anong klaseng gabayo ka? Yan. So sana ano tayo, matuto rin. Amen? Huwag tayo matigas ang ulo. Dahil ang kabayo, pag natuto yun, again, may asset siya. Kagamit-gamit siya doon sa kanyang amo. Nalakas pa siya. At sino tumataya ng ano dito? Karera ng kabayo. May pangalan pa yan eh. Minsan, yung kilala, yung kabayo, hindi yung ano eh, hinete. Ano pa, hindi ko din alam. Pero naminaalala ko eh. Si, basta yung mga pangalan yan eh. Ano ba yan? Kakarera. Kaya lagi dito tayo nagagano'n ha. Pero nakakumpara lang natin. Parang basketball. Illustration lang yun. Eh, yung anak ng Diyos na dating matigas ang ulo. May manginginom dati. Alam ko si Tatay Eddie, ganun. Si Kuya Jun. Kaya pala si Kuya Eddie, Tatay Eddie, ninom. Tsagano. Kaya tsaka pa nag-i-aimay yun, lagi ang lakas eh. Ano ba to? Isip-isip ko lang nung bago ako. Yung pala, yun ang pinanggagalingan niya. Inalis siya ng Diyos doon eh. Ngayon, papasalamat siya. Amen. Inalis siya ng Diyos doon. Ngayon, ginagamit siya ng Diyos. Kaya aimin niya, lakas. Amen? Amen. Parang hindi kayo gano'n. Yan. Gano'n sana tayo. Kung kabayo ko ngayon, stallion ka na later. Tama ba yun, stallion? Hindi red horse, ha? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na matuto kami dito, Lord. Nakita namin, diniin namin itong kasalanan na ito, Lord, ng rebellion or ng actually ng stubborn na medyo malapit yan sa rebellion saka sa self-will. I pray. Naing example, Panginoon, marami rin warning na itanawa namin. Okay, nung ditingnan namin Israel, Panginoon, marami sa akin napahamak dahil matigas ang ulo, hindi sumusunod sa inyo, paulit-ulit. Napatosahan, sinumpa. Kaya salamat, Panginoon. May nanatili naman na naniwala. Walang muli, naligtas. Nakilala ang asawa ng Panginoon. May Kristiyano rin po, Lord, kami sa panahon namin ngayon. I pray as Christians, Panginoon, ngayon, sana hindi kami matulad sa mga ganyan, matigas ang ulo. May sabi sa Psalms 32, Panginoon, parang walang pangunawa. Hindi na itinawa yung tama at mali. Mantalang sinasabi sa amin ang amo na namin. So I pray, maging matalino ang bawat isa, maging masunurin. Alam naman namin yung mga legitimate authority, kayo of course, and salitaan nyo, Lord, lingkod nyo, magulang namin. Even minsan sa office, Lord, of course, kailangan alamin namin exactly kung saan kami susunod at hindi. But tanggapin na yung reality na kami under lagi sa kung kanino. So I pray, maintindihan namin to Lord. Kaya maging matigas ang ulo, kabaligtaran po niya na yung masunurin, of course. Lalo at una, lalo na sa inyo, Panginoon, sa inyong salita, ang katotohanan. Musundin namin to Lord, kaya kami pagpapalain niyo, Lord, ang rewards. Masaya pa ang buhay, mapaya pa. Salamat po, Lord, pagpapalain niyo ang fellowship again. Bible quiz mamaya. Sa'yo din mamaya, Panginoon. Salamat po, Lord, kayo magpapala. Palain niyo aming kain na fellowship. Bless po sa inyo namin kakainin. In Jesus' name we pray. Amen!